Maraming salamat sa BIPS Worldwide. Tulong nyo. Good morning, Ed Morales. Ako pala si Juan, si James Castro, taga Sumag, Puro KDS, ng Juan Bagulod City, sa DYTBB, RPN 8. Mga kanahan, katuro. So, good morning. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan ay babalikan natin, no? Ladies and gentlemen, Sir Edwin Santos. Ayan, sir, good morning. Right, good morning. Good morning. Kapamahaw ka na, Edwin? This is Edwin Santos. Sakto pangalan mo, Edwin. Edwin Santos, good man. Castro. Edwin Castro. Kata ko gabi. So siya si Edwin Castro. Ilan ang edad mo ni Edwin? Sumaal pa ko ng GT. Kuhaan ako sa bumo. Oo. Sobras tinta. Sobras tinta, no? Sobras tinta ay 5 siguro. Oo, so tata ka na. Sana na. Sana na. May mga kabataan, may pamilya agad ka. Away pa ko bata sa pan siguro. Sa mga brero siguro. Oo, pero... Nanisgrasya. Oo, pero sa una, ano ginagubra mo, Edwin? Sa... Isari-sari ko na nga yun. Oo. Isari-sari na yung umbra. Oo. Eh, wala kaya kabataan? Sa Zubay. Oo. Wala kaya kabataan sa asawa mo muna? Sa mga brero, sa parte, mga tubo. Ah, sa mga tubo. May anak agad man. Oo. Na. So, sa muna, nag-umbra ka sa tubuan, Duel? Oo. So, napatapas ko sila. Ah. Napatapas pa rin. Pe, sa Subong, wala kasi may binapulian na balay. Why kay Tamarang mapuli sa hapon yung mga partidos? Yung partidos mula sa mga RPN lang. Sa may RPN, no? Sa DYTV, dagla. Oo. Pero, muna, wala ka natutupuli sila. Pamilya mo ginaduin, mga kabataan mo. Mga mama tiyan, mo, tiya mo, mga tiyaan mo. Pila ka nakatuig doon nga... Nga wala nag... Wala ka puli sa balay. Pila ka nakatuig na... Mga kasada ka lang katulog. Nasa sinin mo lang. Kasi sinig ka lang yung tulog, no? Imo. Ano ang paglantaw nila sa imo, Dwayne? Ano ang pagtratar nila sa imo? Bisang nalabay-labay, di ho? Anong pagtratar sa mga tao sa imo? Panis na ito, ay mato. Okay na. Okay mo na sila sa imo. Wala ka nila ginasunlog. Abi nga, ngamo ka na. Hindi man sila ano nga. Si Edwin Bido, wala nagkapuli, wala kapaliko. Ang muna. Wala si Mike Lambar. Si wala ka nila ginayamuhat? Wala ka nila ginano? Wala ka nila ginayamuhat? So, si Mining palangga kasi mga tao dito sa Sumag? Oo, oh, tanan. So, di ka gatulog, Dwin? Di ka gatulog? Abi kung mag-pariyon mo magabihan ka, di ka gatulog? Sa Tabuklalan. Sa Tabuklalan. Di ka katuha sa imo nga pagkaon? Sa sinuro na matal sa ako. Bisan sino lang gatag si mo. So meaning wala ka kapangayo man. Kapangayo man eh, kung gutom ka na eh. Kung gutom, no. Hindi ka nagdiyan magbalik dito sa inyo balay. Ako te kunyari mo kung pamilya. Oh, dito sa DYK Bayway kaya ka ano. Kuha ko to ga kon talagsa sa Malaka o lang kan. Oh, kasi sino ko kon kon way mo ko kon. Oh, ginatamad ko kulin. So, Din ka kapuli, Dwayne Subong? Din ka kapaligo, Abi? Din ka maligo? Paligo? Pero sa mga yung buwan, sa likod lang, sa kumbaga. Pila na katuig, Dwayne, nga ari ka sa Tilidalan, na tulog ka, Dwayne? Paligo sa pagkabuto, paligo sa ilo. Paligo sa ilo, no? Halik ka dito sa ilo. So, meaning, ang pamilya mo niya sa Iloilo? Pari mo doon ang iba. Oo, pero sa Iloilo di Galin? Oo. Si Edwin Castro, no? Si Juan, si James. James Edwin, James. James Edwin Castro, yung pangalan? Hindi, James Gijan. James Gijan? Oo, James Dave. James Dave Castro. Oo. So sa mga nanonood, ha, alias lang pala yung Edwin noon na niuna ko sa interview. So yung totoong pangalan talaga niya is James. Oh, James. Tapos Dave yung pangalayaw. James Dave
Castro. Maroon ako pala magtagal ng pare. Matagal mo doon sa ako. Matagal ka din pala doon sa ano. So magtatagalog tayo kasi nga ay mayroong mga OFWs din na nanonood. At hopefully may hindi magkaintindi sila. So magtatagalog na lang tayo, James, no? So, ilang yung naging girlfriend mo dati, James? Ha? Hindi ka naging girlfriend? Ano ang mahambal mo subong sa aton na kalibutan kay Patimik? Anong mahambal mo subong, James? No? Kasi medyo Oluya, no? So, ang iba na dula. Ang iba na mawala ng trabaho dahil sa pandemic. So, ano ang mensahe mo para sa kanila? Mensahe mo sa mayor ng Bacolod, James? On. Kasi nag-presentage ko lang tayo sa kasi natin na so, anong mensahe mo sa kanya na mayor? Ano yung hilingin mo sa mayor ng Bacolod? If ever, Abby, na bigyan ka ng pagkakataon na humingi ng pabor sa ating mayor, ano yung hilingin mo sa kanya? So, yung hilingin mo? Wala ko kasi yung pamilya mo na ako. Oo. So wala kang hilingin sa kanya? Oo. So sa Mr. President Duterte, anong hilingin mo sa kanya? Kung ikaw ay, for example, mayroon tayong pandemic na hinaharap ngayon, so ano yung gusto mong hilingin sa ating Mr. President? May President si Duterte? Oo. Wala. Ano ang gusto mong isabihin sa kanya? So, pangalan niya talagang totoo si James Dave Castro. No, taga Iloilo ho siya at pumunta dito ng Bacolod. At sa tiyahin niya. So, sa kasamaang palat ay hindi siya sinuwerte sa buhay pag-ibig. Sa katwiran. O, sa katwiran. Dahil sa kalusugan. Hindi dahil sa kalusugan. O, So, meaning James, yung mga tao pala nagkamali sila ng yung tinatawag nilang expectation sa iyo. Sabi nila ikaw daw hindi ka ba na tinatawag na ikaw ay, for example, ilagay na lang natin yun na nabuwang ka. Anong isabi mo sa kanila? Mental. Pero normal yung pag-iisip natin yun, James. Normal yung pag-iisip natin, James. Oh. Ha? Hindi, nagkamali lang sila, naghinapin nila na taong grasa sila. Taong grasa ka na nabubuang ka. Ganyan. Baka nabubuhit siguro. Oo. So, anong ibig sa... Hindi ka, James, na ano? Hindi ka affected sa kitasaya sa nabubuhin nila? Sa katwiran. Oo. Hindi ka affected sa sinasabi nila, wala kang pakialam. Sinabi nila na ikaw ay buwang, ganyan, nabuwang ka. Kaya naman kasi hindi naman matalag sa ako, sa panit. So ang una nung sa kabataan mo pa ay gumagamit ka naman ng ipinagbawal na gamot? Like, bihin na natin ya, yung shabu, yung marijuana, ganyan. Gumamit ka nun? Ha? Anong una gumamit ka? So, how about pagsisigarilyo ngayon? Iniinom ka din? Iniinom. Sigarilyo? Sigarilyo. Taan niya, inamin niya naman na gumamit siya ng pinagbabawal na gamot. But then, anong masasabi mo ngayon sa mga kabataan, James? Na yung mga nanulo ngayon sa masamang bisyo. Anong masasabi mo sa kanila? Yung bagong tubo, yung mga millennials ngayon na gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Ano ang mensahe mo para sa kanila? Magtigil sila, baka hindi nila makaya yung pag-iramdam lang nila. Pag-iramdam at saka hindi sila tunay na hangarin. Muna? Hindi sila tunay na hangarin, no? Ang sabi mo ay itigil na nila yung ginagawa nila. Itigil na nila yung paggamit ng drugs. Para ano, James? Hindi sila tunay na hangarin.
tunay na hangarin, no? Oh. Para hindi sila tunay na hangarin. O, oh, kapag nagbisyo sila. Hmm. So, pag nagbibisyo ka ba, James, may tendency ba na ikaw ay mabubuang, na mawalan ka ng pag-iisip? Hindi naman siguro. Ha? Hindi naman siguro. Sabi nila yung drugs daw ay nakapagkasira ng utak. Totoo ba yun? Wala mo kasi. Hindi ako nag-drugs. So, yan. Ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magkabahay. Gusto mo bang mayroon kang bahay na matitira para hindi ka na palaboy-laboy dito sa daan? Nakakalungkot siguro. Nakakalungkot kung mayroon kang sariling bahay? Ayaw mo nang mayroon kang bahay? Okay rin. Kasi kwan mo ko, may kamag-anak mo ko dito. Kaso lang, hindi ko kwan. Parang hindi ako na... Hindi ka ready na pumunta yun. Hindi ako sa patwira ng kalubang ko. Kasi kwan, parang na-noblang yung tawag. Nag-iikwan pa po sa problema. Meron sa dating na sa pagdating ng kwan. So merong sabihin merong problema na doon sa mga tiya mo, no? Na which is ayaw mo umuwi doon muna. Oh, siyempre, tiyahin lang. Dito sana ako mo, nanay mo, saka sa tatay. So i-clear natin ngayon sa publiko, James, na ikaw ay isa kang normal na tao, normal yung pag-iisip mo. Ha? Gusto kong ipin sa kamera, James. Ako si James. Dito rin ako nakapat. Nakatira na muna si James Castro, baby yung ano sa Kalayaw. Oo. At saka nag-chain ko dito sa mga nito. Sa TBS, ang sumabi ko ulit siya. Nasa kanan dito ako para magpamasyon. Galing po ako sa Iloilo. Sa Anilaw. Anilaw, Iloilo si James. Maraming salamat sa BIPS Worldwide. I want to say thank you sa BIPS Worldwide na nagbigay nito para itulong natin sa mga mahirap. Thank you, BIPS Worldwide. And